Once again, this is your teacher, Regel. Magandang araw sa inyong lahat, learners of mathematics. So today, we're going to study unit conversions. So tuturuan ko kayo kung paano yung pinakasimple, pinakamadali at madaling tandaang technique. Paano mag-convert ng mga units. So kailangan nyo lang tandaan itong mga prefixes na ito. Kilo, hekto, deka, base, deka, deci, centi, and milli. Itong base, ito yung mapapalit-palitan. Mamaya papakita ko sa inyo. Pero bago ang lahat, segue muna tayo ng konti sa English. English muna tayo. Ano ba yung tinutukoy kong prefix? Kasi baka hindi pa ninyo alam kung ano yung prefixes. So according to Oxford Dictionary, a prefix is an affix which is placed before the stem of a word. So it can be a word, letter, or number placed before another word. Pagka dinugtong mo itong word or letter, number, kaya niyang baguhin yung isang word. Magkakaroon ng different meaning yung original word. Ano ba yung example nito, no? Yung pinaka-common is yung RE, no? Or RE. Pag yung RE, idinugtong mo sa word na view, magiging review. So dati ang meaning lang ng view is, ano ba sa Tagalog yung view? View, tingnan, di ba? Pagmasdan. Pero pagka idinugtong mo yung RE sa view, magiging review, mag-aral ka ng mga lessons mo, no? Mag-aralan mo ulit, no? I-review. Another example ng prefix is yung IL, no? Or IL. Yung word na legal, pag kinabitan mo ng IL or IL, magiging illegal, no? So yung legal, mga legal, no? Pag dinugtungan mo ng ill, magiging illegal. So kabaliktaran na nung meaning niya dati. So that is prefix to you. Okay, so ayan, punta naman tayo dito sa kilo, hekto, deka. Etong mga prefixes na ito, may mga meaning yan, no? For example, ito, kilo, ang ibig sabihin niyan 1,000. Itong hekto, hindi ko masyadong alam. Pero itong deci, it means 10. Yung centi, 100. So mamaya, maintindihan niyo mamaya kung anong meaning nitong hekto, deka, at saka yung iba pa. So, let us convert, no? Units. So, 5 kilometers dito. May mga example ako. Gagawin natin to. Pero yung huling dalawa, kayo gagawa para matuto kayo. 5 kilometers. Anong equivalent yan sa meters? Okay. Ano natin i-convert yung 5 kilometers? First of all, ano ba itong base? Hindi naman ito prefix eh. Itong base, ito yung base unit. For example, ito, meter. Meter. Yan yung basehan. Base. Okay. Meters. So, 5 kilometers to meters. Anong conversion? Paano yung gagawin? So, from here, no? Tatalon-talon ka hanggang sa makarating ka dun sa patutunguhan mo. Ilan talon, bibilangin mo lang. 1, 2, 3. 3. 3 talons or jumps. So, sa 5 kilometers, ito yung 5. No? Ang 5, meron niyang decimal dito, di ba? Decimal point. So, tatlong talon daw pa punta sa kanan. So, papagalawin din natin ito ng tatlong beses papuntang kanan. 1, 2, and then 3.
malilipat na yung decimal point dito sa dulo. At yung in-between, lalagyan mo ng zeros. Siyempre, para maintindihan, ano yun, bakit bigla na lang lumipat yung nunal. So, yan na. Presto. Ang 5 kilometers ay 5,000 meters. Okay? Nag-gets ba yun? Okay, so yan. 5,000 meters. Nakuha ba? Madali, no? Madali lang tandaan. Pag pakanan yung andar, pakanan din yung andar nung decimal point. Tapos dadagdagan mo na lang ng numbers na zero. Next, solve natin to. 5 million milligrams. So, ang base niya dito ay grams. Ito yung sinasabi ko sa inyo, pwedeng palitan yung base unit. Grams naman tayo ngayon. Bura tayo, baka maguluhan yung iba eh. Okay, grams naman. Milligrams, nasaan yun? Ito, punta sa base. Ayan, ilang talon kaya? Bilangin natin. 1, 2, and then 3. Unlike kanina, papunta sa kanan yung talon, ngayon papunta sa kaliwa. Tingnan natin kung anong mangyayari, no? Anong pagkakaiba. 5 million milligrams. Tatlong talon pa kaliwa. Dito yung decimal point, di ba? 5 million. Sa dulo palagi ang decimal point. Tatlong talon pa kaliwa. 1, 2, and then 3. So mapupunta na dito yung decimal point. Mawawala na ngayon yung tatlong zero na yan. Magiging 5,000 na lang siya. Ating 5 million magiging 5,000 grams. G na lang, no? Ito, M. Nakuha niyo ba yan? I hope you are getting our lesson, no? Pag hindi nyo nag-gets yan, naku, ewan ko na lang. Okay, next. Third example. Okay, ano na to? 5,000 grams, 2 kilograms. Nasa yung grams? Now, dito pa rin tayo sa base, no? Papunta sa kilograms. So, from here, punta sa kilograms, 1, 2, 3 pa kaliwa. O, hindi ganun din gagawin natin dito. Nandito yung decimal point sa dulong-dulo. Pagagalawin natin decimal point ng tatlong beses pa kaliwa. 1, 2, 3. So, andyan dyan na yung decimal point mo. Yung 5,000 grams ay oops, 5 na lang. 5 kilograms. O, di ba? Ang dali lang. O, sigurado ako kayang-kaya nyo rin yan, ano? So, 5 kilograms. Yan. Pag ano, i-post ninyo yung video, kung hindi nyo na-gets, no? Balikan nyo lang. So, that's all folks, no? So, gusto ko na i-try nyo din yung natitirang dalawa para matuto kayo. Ika nga sa kanta, no? Sipag at tiyaga equals madali. So, magsikap. I-try nang i-try. No? Hanggang sa makabisado. So, but before we move on, gusto kong i-memorize ninyo itong kilo, hekto, deka, at desi, sentimili. Nang hindi nagkakagulo-gulo, you know, hindi nagkakalabo-labo yung placing nila. So para madaling matandaan yan, tuturuan ko kayo ng isang effective na
paraan, no? Tinatawag na mnemonics. No? Kilo, hekto, deka, base, deci, centi, milli. Pwedeng KHDBDCM. 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 Matatanda niyo ba 'yon? Nang hindi nagkakabalibaliktad yung letters. So, para tulungan kayong makabisado, ito. Yung sinasabi kong mnemonics. Ayan. Lagyan nyo ng representation yung mga letters. King, K, H, Henry. D, died. Yung B, pwedeng Y. No? As yung D ulit dito, drinking. C, chocolate. M, milk. So yan. Pag binasa mo, King Henry died by drinking chocolate milk. Si King Henry namatay, no? Dahil uminom ng chocolate milk. Oh, no. So, medyo nakaka-intriga at sigurado ako, mahirap makalimutan yan. So, King Henry died by drinking chocolate milk. Hindi na magkakalabo-labo yung mga letters sa utak mo at maaalala mo kung paano kinoconvert yung mga units, different units. So, I hope you've learned something. That's all, folks. See you once again. Bye-bye.